Ang mga sangay, sobra pong matunog ngayon itong usapin doon sa Amerika patungkol po kay Donald Trump. At eto nga po, mayroon po siya ditong statement na talaga nga namang nakakapangilabot kung iisipin. Pag-usapan po natin ito. Hello, what's up mga sangga? This is me. I'm back for another vlog today. At ayun, pag-uusapan po natin itong isa sa mga speech ni Donald Trump na yumanig na naman po sa buong Amerika at maging sa buong mundo mga sangkay, dahil nga po dito sa talagang madiin niya pong sinabi, no? At ito, pag-uusapan po natin. But anyway guys, paki-subscribe po yung ating YouTube channel. Ayan po, sa baba ng video na to makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Dahil dito mga sangkay, 1.25 million subscribers po tayo. At pinag-uusapan mo natin dito yung mga impormasyon na nangyayari sa ating mundo at maging yung mga Bible prophetic events, no, na nagaganap mismo sa panahon natin ngayon. At ngayon, mga sangkay, pag-usapan po natin dito si Donald Trump. Pero ang mga nanonood pala sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. At eto, may papagawa lamang po ko sa inyo saglit. Habang kayo ay nanonood mga sangka, i-check nyo po sa inyong mga cellphone. May makikita po kayo dyang tatlong tuldok sa bandang itaas ng video na to, kagaya po ng nakikita nyo sa screen. Ayan po, pagpasensyahan nyo na, medyo mataba pa ako dito. So sa itaas ng video na to, makikita nyo po yung tatlong tuldok. Gawin nyo po ng aktwal, ipindutin nyo po yung tatlong tuldok sa inyong mga cellphone. Then may lalabas po dyan na show more. Pindutin nyo po yung show more. At yun lamang po mga sangka, ganoon lamang po kasimple. I hope na nasundan po ng lahat. So eto guys, mayroon pong matinding statement dito si Donald Trump ngayon na yumanig na naman po sa buong Amerika. Ito po ay nakakapangilabot mga sangkay, dahil patuloy po niyang nire-recognize ang Diyos. At mismo siya mga sangkay, sinasabi po niya dito na ang dahilan kung bakit nasalba ang buhay niya sa matinding karanasan niya noong Sabado, nung birahin po siya mga sangkay, dahil kasama daw po niya ang Diyos. Eto, God on my side. Ayon po ito kay Donald Trump. So panoorin po natin. Let me begin this evening by expressing my gratitude to the American people for your outpouring of love and support following the assassination attempt at my rally on Saturday. As you already know, the assassin's bullet came within a quarter of an inch of taking my life. So ito, kinikwento niya mga sangkay yung pangyayari, no? Talagang hindi makakalimutan itong pangyayari sa buhay ni Donald Trump, mga sangkay. Dahil munti ka na. Sabi pa nga, kung hindi talaga dahil sa Panginoon, tapos po siya sa panahon na yun. Kasi nalingat lang ng kaunti. Dito po tatama mga sangkay, pero dahil po sa konting lingon niya, gumanon lang. Dumaplis. So, sa mga nakakita ng video na yun mga sangkay, talagang ikilabutan po kayo. So many people have asked me, what happened? Tell us what happened, please. And therefore, I will tell you exactly what happened. And you'll never hear it from me a second time because it's actually too painful to tell. Grabe. Masakit daw kung sasabihin. It was very emotional po siya dito. Warm, beautiful day in the early evening in Butler Township in the great Commonwealth of Pennsylvania. Music was loudly playing and the campaign was doing really well. I went to the stage and the crowd was cheering wildly. Everybody was happy. Kumbaga, masaya nung panahon na yun. Para wala talagang inaasahang hindi maganda na mangyayari sa kanya at that time. I began speaking. Nagsimula daw po siya magsalita. Very strongly, powerfully, and happily. Powerful yung kanyang message at talagang masaya daw po siya. Because I was discussing the great job my administration did on immigration at the southern border. We were very proud of it.
Grabe, no? Nakikinig lahat, eh. Behind me and to the right was a large screen that was displaying a chart of border crossings under my leadership. The numbers were absolutely amazing. In order to see the chart, I started to, like this, turn to my right and was ito na yung lumingon daw po siya. Ready to begin a little bit further turn, which I'm very lucky I didn't do. Grabe, no? So, lilingon pa dapat siya. Yung lingon, mga sangkay, na sasakto sa pagbira sa kanya. Pero ito ang nangyari. When I heard a loud whizzing sound. Ayan, ito na po yun. Nahihita niyo yan, mga sangkay. Ito po yan, sa likod. And felt something hit me. Mm-hmm. May something na tumama. Really, really hard on my right ear. Mm-hmm. I said to myself, wow, what was that? Mm-hmm. It can only be a bullet. And moved my right hand to my ear, brought it down. My hand was covered with blood. Just absolutely blood all over the place. I immediately knew it was very serious that we were under attack. And in one move... Ayan, mga sangay, oh. Ito po mismo yan. Yan po mismo, mga sangkay. Movement proceeded to drop to the ground. Bullets were continuing to fly as very brave Secret Service agents rushed to the stage, and they really did. They rushed to the stage. These are great people at great risk, I will tell you, and pounced on top of me so that I would be protected. There was blood pouring everywhere, and yet, in a certain way, I felt very safe because I had God on my side. I felt that. Yeah, Beno. So ito po yan, mga sangkay. Pagkatapos daw po niyang tamaan dito, bigla daw po niyang naisip na mayroong Diyos sa kanya. Una sa kanya ang ating Panginoon. At that moment, mga sangkay, mas naramdaman niya po yung security at safety at assurance, mga sangkay. Protected. There was blood pouring everywhere, and mm-hmm. yet, in a certain way, I felt very, very safe because... Mm. Sa kabilang banda daw, mga sangkay, naramdaman niya po yung sobrang safe daw po siya. I had God on my side. I had God. Mayroon akong Diyos, sabi po niya. I felt that. Naramdaman daw po niya, mga sangkay. So, ito po yung confirmation, mga sangkay, sa isang prophecy. No? Ito pong nag-prophecy, asan na ba yun? Ang nag-prophecy kay Donald Trump, saan ba yun? Hindi ko ata nasama dito, mga sangkay. Pero, tuloy natin to. Okay, so ito po yung unang statement ni Donald Trump after po ng pangyayaring yun, mga sangkay. At ako naman, kung titignan po natin yung mga galaw ni Donald Trump, masasabi po natin na talagang may protection sa kanya ang ating Panginoon. Even the pastors, many believers, Christ believers, doon po sa US, yun po talaga ang kanilang sinasabi. At nakakapangilabot, mga sangkay. Alam niyo kung bakit? Ito, may papanood po ako sa inyo. Marami po siyang statement dito kung saan na lagi po niyang nababanggit ang Panginoon. Ito, kagaya po nito. For too long, politicians have tried. Oh, have they tried.
to centralize authority among the hands. Ito. Siya po ang presidente dito, mga sangkay. Dito, maraming beses sinasabi po niya dito ang statement na ang Diyos lamang dapat ang sambahin. A small few in our nation's capital. I see them all the time. Bureaucrats think they can run over your lives, overrule your values, meddle in your faith, and tell you how to live, what to say, and where to pray. But we know that parents, not bureaucrats, know best how to raise their children and create a thriving society. Naging ano si Donald Trump eh, no? Ala pastor po siya yung datingan ng pagiging presidente niya sa Amerika eh. Kasi every moment na magsasalita po siya, lagi po niyang nire-recognize ang Diyos. And we know that families and churches, not government officials, know best how to create a strong and loving community. And above all else, we know this. In America, we don't worship government. Mm-hmm. In America, we don't worship government. Hindi daw po sila sumasamba sa gobyerno doon sa Amerika. Kabaliktaran, mga sangkay, sa nangyayari sa panahon ni Biden at iba pang mga namuno na kung saan gusto nila yung tao ang lumuhod sa gobyerno. We worship God. We don't worship the government. We worship God, sabi po niya dito. Isa pa sa statement niya dito. Medyo mahaba ito, mga sangkay, pero ito. Masks, no masks, everything, you can do all you want, but you know, you still need help from the boss. We need help from the boss. That's what happened. We need help. Right? Sino yung boss na tinuturo niya, mga sangkay? Yeah, we need help. It's all right to say. Now, they'll criticize me for that. How dare he say that? Tinutukoy niya dito, mga sangkay, yung mga malalalim na elitista na ayaw po kay Jesus Christ. How dare he say that? No, I'll say it. I'll say it. Wala daw siya pakialam, mga sangkay. Basta sasabihin ko, sabi ni Donald Trump. I'll say it. Somebody said to me the other day, you're the most famous person in the world by far. I said, no, I'm not. Kung may magsasabi daw po sa kanya na ikaw ang pinakasikat na tao sa buong mundo, pero sabi niya, no, hindi ako. No, I'm not. They said, yes, you are. I said, no. I said, who's more famous? I said, Jesus Christ. Diba? Nakakaano, mga sangkay, sobrang nakakilabot actually dito mga statement ni Donald Trump. Kung paano po niya, mga sangkay, nire-recognize ang dakilang Diyos na naglikha ng bagay. And it is important na kahit po tayo, lagi po natin nire-recognize si Jesus. So, wala pong ibang mahalaga, wala pong ibang dapat sinasamba ang tao, hindi ang Diyos lamang. And good thing, mga sangkay, sobrang mapalad, sobrang blessing ito sa bansang Amerika. Dahil po, mayroon po silang magiging leader. Okay? Napapalit po ngayon kay Biden. Ay, sigurado naman ang panalo ito. Na talagang taong nire-recognize ang Diyos. Sabi pa nga po ng Biblia, mga sangkay, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. So kung ang kanya daw pong mga tao, mga sangkay, itong mga tao ay tatawag sa kanyang pangalan, magpapakumbaba at mananalangin at hahanapin po ang kanyang mukha, mga sangkay, ang kanyang kadakilaan, then tatalikod sa mga maling gawain, diringgin ko sila sa langit, patatawarin ang kanilang mga kasalanan at pagagalingin ang kanilang bayan. Ang problema sa Amerika, mga sangkay, rampant po. Malaki ang problema ng Amerika. Isa pong matinding karamdaman ang dapat na mangyari dahil po ang Amerika ay grabe po karampant ang mga kalikuan, mga sangkay. So, maybe, no?
inappoint ng Panginoong Diyos si Donald Trump para po linisin ang kalikuan ng Amerika. Kasi grabe po yung mga satanista po doon, yung mga demonic activity, mga sangkay, nandun po sa US. Sobrang malaya ang tao doon. Grabe yung immorality at marami pa pong iba. So, ano po ang inyong komento, mga sangkay, dito sa isiniwalat ni Donald Trump na after po ng pangyayari, na-realize niya that God is on his side. Ayon po sa kanya. Just comment down below. And now guys, I invite you please subscribe my YouTube channel. Ito po ay Sangkay Janjan Daily. Dito po nag-upload ako ng mga mahalagang ganap sa aking buhay, mga vlog, mga sangkay. So hanapin niyo po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapala, mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.